Ayoko na dito. Umalis na tayo sa bahay na to, Han. Sana naman ay mapanatag na ang loob mo. Pasensya ka na, Iya. Wala na tong natrasan. Medyo may kalumaan na nga ang bahay na ito, pero huwag kayong mag-alala. Maaayos pa naman ang kalagayan nito. Pamana pa to ng mga lolo't lola ng asawa ko. Kung mapapansin nyo nga, parang Spanish era yung itsura ng bahay. Oo nga po. Para kaming nagta-time travel dito sa loob. Yan din ang madalas na komento ng mga nangungupahan dito noon. May iba na rin po palang nangungupahan dito. Eh bakit naman po sila umalis? Kasi kung tutuusin, maganda naman ang bahay na to kahit luma. Tsaka ang mura pa ng renta. Hindi nga kami makapaniwala nung una eh. Yung iba umuwi sa probinsya. May nang ibang bansa, tsaka meron ding nakabili na ng sariling bahay at lupa. Iba-ibang rason. Tsaka wala naman talagang may gustong mangupahan habang buhay, diba? I'm sure balang araw aalis din kayo dito para bumili ng sarili niyong bahay. Yan nga pong pangarap namin, Mrs. Perez. Ang makapagtayo ng sarili naming bahay sa sarili naming lupa. Pinag-iipunan talaga namin yan. Maganda yan, Carol. Pero habang hindi nyo pa natutupad ang pangarap nyo, ituring nyo muna ang bahay na to bilang sarili nyong tahanan, ha? Ano pong meron dito sa kwartong to? Ba't hindi po mabuksan? Ay, iho, huwag mo nalang buksan yan. Hindi talaga namin pinapakialaman ang kwartong yan. Diyan kasi nakalagay ang mga gamit ng namayapang kapatid ng aking asawa. Ah, ganun po ba? Oo, tsaka malaki naman ang bahay na to. May dalawang kwarto pa nga na pwede niyong gamitin. Hayaan niyo na lang ang isang yan, ha? Mahalaga kasi sa pamilya namin ang mga gamit niya, kaya diyan namin nilalagay sa kwarto niya. Dati niyang clinic yan. Clinic? Doktor po pala siya? Oo, isang OB si Dr. Perez. Kilala siya sa lugar na ito noon. Halos lahat ng mga buntis dito ay sa kanya lumalapit. Napakabait niya at maalalahanin sa kanya mga pasyente. Ganun po ba? Ano naman po ang ikinamatay niya? Ah, huwag na lang natin pag-usapan at bumibigat ang kalooban ko eh. Pero maswerte kayong nakatira kayo dito dahil ang bahay na to ay napaka-espesyal. Napakaraming story ang nabuo dito, kaya sana maging masaya ang inyong pananatili sa bahay ni Dr. Perez. Magandang araw po, Sir Wilmore, at sa mga listeners ng kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang po akong Carol, 33 years old, isang public school teacher. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 5 years ago. Sa lahat ng mga karanasan ko sa buhay, ito ang tunay na tumatak sa akin. Minsan ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari nga ito. Pero totoo ang mga nakakapangilabot na pangyayari na aking naranasan sa isang bahay na minsan ay tinirhan namin. Bagong kasal kami noon ng aking asawang si Francis, sakto lang ang perang meron kami. At hindi pa talaga namin afford ang bumili ng sarili naming bahay. Kaya isang malaking blessing para sa amin nang dialog ni Mrs. Perez sa amin ang bahay ng namayapang kapatid ng kanyang asawa. Kasama ko sa trabaho si Mrs. Perez. Isa rin siyang public school teacher kagaya ko. At mabilis kaming naging magkaibigan sa kabila ng age gap namin.
para ko na rin siyang ina dahil ramdam ko ang concern at pagmamahal niya sa akin. Pero sa unang gabi pa lang namin sa bahay na yon, alam ko na pong may mali. Han, naririnig mo ba yun? Alin? May mga sanggol na umiiyak. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Wala naman akong naririnig. Paano hindi mo naririnig? Eh, ang lakas-lakas ng iyak nila. Matulog ka na lang ulit. Han, 2 AM na. Maaga pa tayo sa trabaho. Han, bilisan mong maligo ha, baka malate tayo. Yes, Han. Sandali lang ako. Ah! Ano nangyari sa'yo? May dugo! Maraming dugo! Ano? Asan? Nandyan lang yun kanina. Sa inidoro. Siguradong sigurado ako sa nakita ko. Napakaraming dugo dyan sa inidoro kanina. Eh, ang linis-linis nga niya, no? Posibleng namalikmata lang ako. Puyat ka lang. Ilang gabi ka nang hindi natutulog ng maayos dahil dun sa sinasabi mong... Nga umiiyak na sanggol. Na hindi ko naman naririnig. Han, okay ka lang ba? Baka gusto mong magpa-check up na sa doktor. Hindi na kasi normal ang... Pinapalabas mo bang nababaliw na ako? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang... Walang problema sa pag-iisip ko. Hindi ako nababaliw. At higit sa lahat, alam ko kung ano ang mga narinig at nakita ko. Hindi ako namalikmata at mas lalong hindi ako nag-hallucinate. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala sa akin? Sir Wilmore... Naramdaman ko po na nagkaroon ng epekto sa pagsasama namin ang mga kababalaghang naranasan ko sa bahay na yon. Kumbinsido ako na may kakaiba sa bahay na inuupahan namin. Kaya ilang beses kong sinabi sa asawa ko na umalis na lang kami doon at humanap ng ibang malilipatan. Pero hindi raw praktikal at sayang kung alis din kami doon. Bukod kasi sa mura ang renta, malapit din ito sa kanya-kanya naming trabaho. Lalo po ako nagalit dahil pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ko. Good morning, Carol. Maaga ka yata ngayon. Tayong dalawa pa lang dito sa faculty room. Hindi po kasi ako nakatulog. Napansin ko nga nitong mga nakaraang araw parang puyat ka. May problema ba? Mrs. Perez, may gusto po akong itanong sa inyo. Sana huwag niyong mamasamain. Siyempre naman. Pwede mong sabihin kahit ano sa akin. Dati po ba, meron kayong nararamdamang kakaiba sa bahay na tinitirahan namin? Anything unusual or paranormal? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi ko inasahan na nagpapaniwala ka pala sa mga ganyan, ha? Gabi-gabi po ako may naririnig na iyak ng mga sanggol. Nung isang araw, may nakita rin akong mga dugo sa inidoro. Nabigla na lang nawala.
Mrs. Perez, pinag-aawayan na namin to ng asawa ko. Sa tingin niya, nababaliw na ako. Pero nasa tamang pag-iisip po ako. Alam ko kung anong mga naranasan ko. Di ko lang to gawa-gawa o imagination. Wala naman akong naranasang mga nakakatakot na bagay doon. Hayaan mo, ipapabless natin yung bahay para mas makampante ka, ha? Tsaka alam mo, baka kailangan mo lang ng... You know, yung mas dalasan mo pang pagdarasal mo, ha? Padalas po ako nagdarasal. I don't think na sa pagdarasal ko ang issue na to. May kababalaghan talagang nangyayari sa bahay. Isang gabi, nagising na naman po ako sa malakas na iyak ng mga sanggol. Nilingon ko ang asawa ko at nasiguro kong mahimbing pa rin siyang natutulog. Kaya naisip kong bumangon at tingnan kung saan talaga nanggagaling ang mga ingay na yon. Aminado po ako natatakot ako noon. Pero mas nanaig po ang curiosity ko. At gustong-gusto ko rin talagang matapos na ang mga kababalaghang nangyayari sa buhay ko. Akala ko ba mga gamit lang ni Dr. Perez ang nandito? Paano magkakaroon ng mga sanggol dito sa loob? Han, ano ginagawa mo? Narinig ko yung ingay ng mga sanggol. Dito galing sa loob ng kwartong to. Hindi ba sinabi ni Mrs. Perez na huwag natin buksan ang kwartong to? Mga gamit lang ni Dr. Perez ang nasa loob. Paano kung nagsisinungaling siya? Ano naman ang dahilan niya para magsinungaling sa atin? Han, maswerte na tayo na nakarenta tayo ng ganitong bahay sa murang halaga. Huwag na nating suwayin ang gusto ng may-ari. Isang gabi, mag-isa lang ako sa bahay na yun, Sir Wilmore. Tumawag ang asawa ko at sinabing... Matatagalan daw siyang umuwi dahil kailangan daw niyang mag-overtime. Nagtitiklop ako ng mga gamit sa kwarto nang biglang may narinig akong malakas na tunog. May isang babaeng sumisigaw at parabang pinipilit buksan ang isang pintuan. Sino yun? Ako lang naman ang nandito sa bahay, ha? Lumabas ako ng kwarto para hanapin ang pinanggalingan ng ingay. Laking gulat ko po nang mapansin gumagalaw ang doorknob sa misteryosong kwarto ng bahay. May kumakalampag mula doon sa loob at pinipilit itong buksan. Hindi kagad ako nakagalaw dahil sa takot. Para kasing hindi pa nag-register sa utak ko ang aking nasasaksihan. Buksan niyo to! Tulong! Buksan niyo ang pinto! Nakayo ko na po! Nagbago na po ang isip ko! Huwag kang maingay. Ayoko na po talaga. Sigurado na ako hindi ko tayo tutuloy. Narito ka na. Atras ka pa ba? Natatakot ka lang. Pero huwag kang magpadala sa takot mo. Liana, mas mahalaga ang buhay mo. Mas importante ang kinabukasan mo. Hindi po, ayoko na talaga, Doc. Doc, please, maawa kayo. Diyos ko, ano nangyayari dito?
Rohan, napatawag ka. Malapit na akong matapos sa trabaho. Uuwi na ako mamayang konti. Nag-dinner ka na ba? Han, kailangan mo nang umuwi. Ngayon na. Please, Han. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo dyan sa bahay? Tsaka ko na lang ipapaliwanag sa'yo pag nakauwi ka na. Pero Han, bilisan mo. Natatakot na ako. Sir Wilmore, nabutan ako ng asawa ko na nagkukulong at umiiyak sa kwarto. Ikwinento ko sa kanya ang buong pangyayari. At kagaya ng inaasahan ko, hindi siya naniwala sa akin. Nauwi na naman yon sa isang malaking argumento dahil para sa kanya ay nag-hallucinate lang ako. Nagsuggest pa nga siya na magpatingin ako sa isang psychiatrist. Dahil sa galit ko, ay nasampal ko siya habang umiiyak. Ilang araw kaming hindi nag-usap pagkatapos ng away na yon. Yun ang unang beses na nagkaroon kami ng ganon katinding away ng aking asawa. At ang bigat po noon sa aking dibdib. Pero kailangan kong iparealize sa kanya na hindi ako nababaliw at nagsasabi ako ng totoo. Isang hapon po, pagka-uwi ko galing sa eskwelahan, may napansin akong babae na naglalakad patungo sa likod bahay. Sino yung nakaputing babae na yun? Anong gagawin niya sa garden? Susundan ko na nga para malaman ko kung sino siya. Pagkarating ko sa garden, nakita ko ang isang buntis na babaeng nakatayo sa garden. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil malayo siya sa akin. Isa pa, malapit na rin kasing dumilim ang paligid noon. Excuse me, miss? Anong ginagawa mo dito? Teka lang, miss! Huwag kang tumakbo! Baka mapano ka, buntis ka pa naman! Miss! Sinubukan ko po siyang habulin, Sir Wilmore. Pero hindi ko na siya naabutan. Pero laking pagtataka ko po nang mapansin ang mga patak ng dugo doon sa lupang tinakbuhan niya. Napahinto ako at nanginig sa takot. Kailangan makita ni Francis to para hindi niya nasabihin na babaliw ako. Kukunan ko ng pictures ang dugong to at ipapakita ko sa kanya. Han, hindi pa rin to sapat na dahilan para masabi nating may multo sa bahay. Kitang-kita mo naman ang nasa picture, oh. Ano ba ang pruwebang kailangan mo? Paano kung totoong tao talaga ang nakita mo? Paano kung nakikitira ang buntis na yon sa dating clinic ni Dr. Perez? Parang nakikisquat? Posible. Hindi rin natin alam kung anong dahilan niya. Pero Han, baka kailangan niya ng tulong. Isa lang ang naiisip kong paraan. Buksan natin ang kwartong yon. Pasukin natin ang dating clinic ni Dr. Perez. Alam kong bawal, Han, pero kailangan natin tong gawin. Sir Wilmore, sa gabing yon ay nagdesisyon kaming buksan ang misteryosong kwarto.
sinira ng asawa ko ang doorknob hanggang sa tuluyan na kaming makapasok. Sobrang dilim sa loob dahil hindi na gumagana ang mga ilaw doon. Maalikabok din dahil maraming taon na hindi ito nabubuksan. Nag-flashlight kami upang makita kung ano ang nasa paligid at para malaman na rin kung may nakatira ba talaga doon. Han, walang tao dito. Ngayon ay na-confirm na natin na walang buntis at wala ring sanggol dito sa loob. Pero... Kita mo naman oh. Isang typical na abandoned clinic lang ang kwarto na to. May mga medical equipment sa mesa, may medical chair at... Teka, ito ba si Dr. Perez? Pinulot niya ang isang basag na picture frame kung saan makikita doon ang larawan Dr. Perez. Halatang may lahi itong Kastila. May balbas ang matanda. Natantya ko ay nasa late 50s nung kinunan ang litratong yon. Misteryoso ang ngiti nito na parang maraming lihim na tinatago. Lumabas na tayo dito, Han. Wala naman tayong makukuha dito eh. Pero, Han! Ngayong nakita mo na kung anong nasa loob ng kwartong to, sana naman ay mapanatag na ang loob mo. Pero umpisa pa pala yun na Sir Wilmore. Ang ginawa naming pagpasok sa dating clinic ni Dr. Perez ay naging dahilan upang mas lalo kaming gambalain ang mga kaluluwa sa bahay na yon. Sunod-sunod ang pagbisita ng mga weirdo at nakapangingilabot na panaginip sa akin. Literal na gabi-gabi po ay binabangungot ako. At sa bawat panaginip ay nakikita ko si Dr. Perez. Nagkangisi na parang sinasapian ng demonyo. Maawa kayo sa akin, Dr. Perez. Sinabi ko na sa inyo, ayoko na ipalaglag ang bata. Respetuhin niyo naman ang desisyon ko. Ilang araw na natin pinag-usapan to, tapos ngayong ilalaglag na natin ang bata, bigla kang aatras? Akala ko ba'y ayaw mong kamuwian ka ng mga magulang mo? Di ba ayaw mo muna maging ina dahil marami ka pang pangarap? At iniwan ka na rin ang nobyo mong duwag? Kahit na, ayaw ko pa rin ituloy to. Isang malaking kasalanan sa Diyos ang bagay na to. Mas malaking kasalanan kung bubuhay mo ang bata kahit hindi ka pahanda. Magiging miserable lang ang buhay niyong magina. Ako ang nagdadalang tao, kaya desisyon ko pa rin ang masusunod. At ang desisyon ko, huwag nang ituloy ang pagpapalaglag. Estupida! Kagaya ka rin ng mga ibang babaeng naging pasyente ko. Mga duwag, hindi nag-iisip. Pasensya ka na, Iya. Pero ngayong nasa loob ka ng aking clinic, wala na tong natrasan. Bago pa man ituloy ni Dr. Perez ang kanyang gagawin, ay nagising na ako. Pawis na pawis ako at hinihingal. Para kasing totoo talaga ang napanaginipan ko. Han, nanaginip ka na naman ng masama? Oo, si Dr. Perez.
pinipilit niya ang isang dalaga na magpalaglag. Naririnig ko na rin sila. Ano? Yung sinasabi mong iyak ng mga sanggol, naririnig ko na rin sila. Han? Nag-umpisa to nung pumasok tayo sa clinic ni Dr. Perez. Lagi ko na silang naririnig. Ayaw nilang tumahimik. Para akong mababaliw. Sa tingin ko, hindi ordinaryong doktor si Dr. Perez. Han, sa tingin ko isa siyang aborsyonista. At ang mga naririnig nating iyak ng sanggol ay kaluluwa ng mga inosenteng batang nilaglag niya. Sino yung... Ba't parang sa labas mismo ng kwarto natin ang gagaling yung katok? Imposible yung may nakapasok sa bahay, Han. Nakalock yung gate at main door. Kung ganun... Tulungan niyo ako! Gusto niyo patayin ang anak ko! Mahawa kayo sa akin, saklalo! Nagdalawang isip po kami kung ano ang gagawin namin, Sir Wilmore. Sa huli, tinapangan na lang namin ang mga sarili namin. Magkahawa kamay kaming bumangon at binuksan ang pintuan. Pero wala kaming nakita ni isang tao sa labas. Tahimik na ang paligid. Walang babaeng sumisigaw. At wala ring mga sanggol na umiiyak. Pero kapansin-pansin na ang maraming dugo na nagkalat sa sahig. Tama ka, Han. May kababalaghan ngang nangyayari sa bahay na to. Patawarin mo ko at hindi ako naniwala kaagad sa'yo. Ayoko na dito. Umalis na tayo sa bahay na to, Han. Bukas na bukas kakausapin natin si Mrs. Perez. Kailangan niyang malaman ang mga naranasan natin dito. Hindi po kami pumasok ng asawa ko sa trabaho kinabukasan. Inasikaso po kasi namin ang pag-alis namin sa bahay na yon. Ipinagbigay alam rin namin kay Mrs. Perez ang aming desisyon. Kagad siyang pumunta sa bahay para kausapin kami. Hindi niyo dapat binuksan ang kwartong yon. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo na off-limits ang kwarto ni Dr. Perez? Mabuti na lang po talaga binuksan namin ang kwarto. Kasi kung hindi, baka patuloy pa rin kaming nakakaranas ng mga kababalaghan dito ngayon. At alam niyo naman po kung ano naging epekto nito sa pagsasama namin. Ano ba talagang meron sa bahay na to? Lalong-lalo na sa kwartong yun. Bakit may mga umiiyak na sanggol dito? Bakit may nakitang kaluluwa ng buntis ang asawa ko? Sabihin niyo na po ang totoo sa amin. Isa bang aborsyonista si Dr. Perez? Matagal na hindi nakapagsalita ang ginang. Tinitigan niya lang kami na parabang hindi alam kung ano ang isasagot. Pero ang katahimikan po niya ang nagkukumpirma ng hinala namin. Tama ang naisip namin. Ilang beses siyang pinagsabihan ng asawa ko na mali ang ginagawa niya. Pati ako, minsan ding nakiusap sa kanya na itigil niya ng pagiging aborsyonista. Pero kahit kailan, hindi siya nakinig sa amin. Para sa kanya, importante ang trabaho niya. Gusto niyang masiguro na walang batang lalabas sa mundong ito na hindi pa handa ang mga magulang sa responsibilidad. Kung tutusin, may punto naman siya. Pero hindi tama ang pamamaraan niya.
Hindi rin namin maipaliwanag kung bakit para siyang nagkaroon ng obsesyon sa kanyang ginagawa tuwing may nilalaglag siyang bata. Nagkakaroon siya ng kakaibang sigla. Minsan nga, naisip ko na baka sinasapian na siya ng demonyo, na baka may itim na kapangyarihang bumabalot sa kanya at siyang naguutos na ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Anong nangyari sa kanya? Anong ikinamatay niya? May isang pasyente na nakapag-report sa pulisya ng tungkol sa illegal na gawain niya. Sa mismong araw na dadamputin na siya ng mga pulis, nagkulong siya sa loob ng klinik at nagpakamatay. Nang buksan ng mga pulis ang pintuan, natagpuan nilang wala ng buhay si Dr. Perez. Nakaupo sa doctor's chair. Dilat ang mga mata. Nakabukas ang bibig. Bumubula. At may isang syringe na nakatusok sa kanyang leeg. Diyos ko! Kaya pala ang daming kababalaghan nangyayari sa bahay na to. Mrs. Perez, sana man lang sinabi niyo sa amin to bago niyo kami pinatera dito. Patawarin niyo ako. Hindi ko naman kasi naisip na aabot sa ganito. Hindi na rin talaga ako madalas na pumupunta rito at hindi rin naman ako nagpapapaniwala sa mga ganitong bagay. Kaya hindi na rin sumagi sa isip ko na baka may mga nagmumulto dito. Mas mabuti po kung ipapabless niyo ang bahay na to. Napakadilim ng nakaraan ito. Punong-puno ng sakit at kasalanan. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming nagpaparamdam dito. Pero buo na po ang desisyon namin mag-asawa. Aalis na po kami dito. Sir Wilmore, mabuti na lang at hindi kami nahirapang humanap ng malilipatan. Medyo may kamahalan ang renta. Pero safe naman. At wala na kaming mga nakakatakot na karanasan doon. Wala na kaming narinig na balita tungkol sa bahay ni Dr. Perez. Ayaw na rin namin itong isipin. Dahil parte na ito nang nakaraan namin. 1 month after naming lumipat, ay nagpa-reassign sa ibang eskwelahan si Mrs. Perez. Hindi na rin kasi kami nag-uusap. At kitang-kita ko ang guilt at kahiyan sa mukha niya. Wala naman po akong itinanim na galit sa kanya. Mas pinipili kong isipin na hindi talaga niya ginusto ang mga nangyari. Sir Wilmore, ngayon ay may sarili na kaming bahay at lupa ng aking asawa. May 2 na rin po kaming anak at masasabi kong mas maayos ang pagsasama namin. Sana po'y nagustuhan niyo ang aking true horror story. Maraming salamat sa chance na ito na ma-share ko sa inyo ang aming kwento. More Powers, Kwentong Takip Silim. Mga ka-KT at ka-SB, eto na po ang hinihintay ninyo. Kaya ngayon dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Maria Ana Villaflores, Mayumi Makisig, Julie St. Lee, Lovely Lau, Christ Maliin, Valdez Visitacion, Cielo Joy Lumongo, Angelica Gacosta, Aisa Lijano, Red Rules, Claire Sauseho, Jessa Orteguisa, Michelle Pasig Nasigna, Supremo Poxkay, Lilian Poblete, Darren Navi. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Red Rules at Linlinda.
Sabi ni Red Rules, good day sa lahat ng mga ka-Katie. Nagiging everyday bonding na namin ng pamilya ko ang pakikinig sa mga kwento ninyo. Mula pa sa Maynila hanggang nakauwi kami ng Negros, mga kwento ninyo pa din ang araw-araw na narinig namin. Pa-shoutout sa misis ko na si Dalia at sa pamilya Domingo. More upcoming stories to come, patuloy kami mag-aabang sa lahat ng kwentong i-upload ninyo. Sabi naman ni Linlin, my friends find me weird dahil ginagawa kong pampatulog or background ang inyong mga stories. Lahat sila ay matatakutin pero nakikinig din naman pag piniplay ko ang mga stories ninyo. Please say hi to my fellow OFWs here in China, particularly here in Guangzhou. Thank you! Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.